kind of ask mo, anong feeling nun for you na, yun nga, you had to go through that therapy, tapos yung kailangan mo mag-liquid diet, na yung food mo, kailangan mo siyang i-blend para lang makakain ka. Anong feeling nun for you? Yung therapy, actually, the therapy, just the diet, for hindi ko baby, actually, pag baby, lahat, nakabash, or feeling, tapos weekend, wash of school, mag-exercise ko, like walking, ganyan, stretching, pag hindi ko baby, pero yung, mas nahirapan ako dun sa diet. Kasi ang tagal niya, for yung last meal ko talaga yung, the night the incident happened. Okay. Medyo may na ako yung kakainin ko. Smash or dead. Tapos kulit ulit na. Tapos makikita mo yung mga kasama mo. Mas kapag kakain na food. So, yun yung may rapper yung therapy. Okay lang. Chicken. Ano yung niluto niyo? Yung niya. Dun naman tayo sa, well, before the incident happened, diba? Yung life mo before the incident. Ano yung, kumusta yung buhay mo that time? Ano yung, in terms of daily routine, ano yung mga ginagawa mo before? Yung sa fashion line, sa online shop. So, siguro 2 days, or a few days before the incident, nakashoot lang namin for the collection dapat na yun. Ay, yung sa Facebook page. So, yun yung doon ako busy with yung sa business. Mm-hmm. And then, inabasa ko yung transcript ng interview mo with Sir Boya Pude sa bottom line. You mentioned na parang months before yan, anong incident, you left the house. Two months. Ano yung break? Nag-break kayo nun? Or nag-live separately? Prior, ano, relationship on hold. Kasi itong break, diba, pagiging na kayo rin sa talaga at all. Pero kami naman, like, everyday, parang nag-relate mo siya. Parang hindi kami. We were friends. Pero hindi naman pinaklose yung possibility na magkakapalitan nga. Kasi siya, like, a few hours after lang, kasi I left their place late na ng gabi. So, a few hours after, magiging araw, nag-message siya na bumalik na lang ako. Kasi ang mesyo na niniwala na nakaalis na ako sa bahay nila. Akala nila na sa itong dulo ako. So, bakit kanila nga mo umalis? Sobrang stressful na everyday kami halos nag-away. Eh, syempre gusto ko mag-focus din. Tapos sa, gusto ko mag-focus din siya dun sa since everyday naman kami nag-away din, wala niyo may health or good, sa amin or good thing na may ask ko ano yung reason yung misunderstanding? Ang dami. Isang factor yung wala na kami time for each other. Tapos, may problem sa loob ng bahay. Tapos may problem pa kami. So, paso-paso. Speaking of problems sa bahay, how was your relationship with Ranjan's family? Yung ikaw mismo towards his siblings, towards his mom, and even dun sa mga relatives, like si Ranjan? Before lahat, close ko. Pero nung year na yun, natirang closest sa akin, sa akin, yung bato, na girl, si mom niya. Pero yung relationship ko dun sa relative sa mother side nila, hindi na maganda din. Sila Brian and Jolo, friends sila ni Ram. So kami, friends din. So never naman na-affected. And yung relationship naman ni Ramjin with his siblings, ano, kumusta yung setup nila sa bahay? Same mo sa akin. Yung historical. Two years ago, I was pretty involved in last year. Parang hindi niya. Hindi, ganun niya. Kasi like, a year ago, a year lang, lahat kami okay pa. Like, si Ramjan super close. Kasi mga kapatid niya na we do everything together. Or nating kain, ganyan. Or maging naman kami sabay-sabay lahat. Pero last, 2011 niya, like, mid that year, nagkaroon ng gap. So, basta na rin nag-start nung gap year. So, hindi nagpapansin yun sa bahay.
ganyan. Or, siya kasi nagtatry siya, mag-reach out. Pero dinidead mo pa rin siya. So, yung gano'ng relationship. May mga lumalabas kasi ng stories na parang it started daw with one of the brothers buying the car. Tama ka yun? One was it connected dun sa rift nila? One off sila. Pero meron pang nauna. Which was? Pwede ba natin yung reveal? Parang nagkaroon lang daw away with a younger brother. Mm-hmm. Parang syempre, younger yun. So yung mga kapatid, parang mas pinaniwalaan yung story ng bata. Rather than si Rachel. Kasi kaya, parang may history na si Rachel ng parents. So parang mas naniwala sila doon sa side ng bata. So at that time, yung before nangyari yung incident, may sa aming nakita ka ba na parang sign na, kasi nga since nag-aaway-aaway na sila yung mga kapatid, may nakita ka ba na parang sign na baka in the future, posible nilang magawa na saktan yung kapatid nila? Like in that manner? Oo, yung ganong kagrabe naman. Siyempre hindi, kasi ako personally hindi ko naman yung magagawa yun sa kahit nga cousin ko or friend ko. So parang, hindi siya inisip. Kasi parang too much naman. Parang hindi ko rin naman pinakala na they're capable of doing something like that. So, but, yung pagka nagtatalo sila kung maris, paano ba sila nagpagkag-aaway? Are they nagsisigawan?